Yung mga mommies, ito'y kwento na kapupulutan ng aral natin, no? Sa ating mga magulang, no? Na minsan kasi is napapadalas na umiit ang ulo natin, no? Nakikita natin ang mga mali ng ating mga anak, pero sa likod noon, hindi natin minsan hinahayaan na makapagsalita ang ating mga anak. Which yun ay hindi ko ginagawa dahil gusto ko na lumaki silang malaya. Malaya silang magsalita, malaya silang mag-explain kung ano yung pagkakamali nila pagkatapos. At syempre, nagsisisi ako pagka ganun. No, kaya minsan, gumagawa sila ng way para mapansin natin sila. Kagaya nyan, yung anak ko kasi mahilig yan sila sa mga drawing. So, doon nila ipinapahayag ang kanilang mga gustong sabihin, iparating sa amin. So, doon sa drawing nila, iniiwan yung mga kwento o yung mga explanation nila. Then, pagka okay na, no, nakausap ko na sila dahil sinusuyo ko sila agad. At tinatanong ko at sinasabi ko sa kanila kung ano yung kasalanan nila. Sa kanila ipapakita sa akin ang kanilang mga drawing. So, ayun, syempre, hingi din ako ng sorry, hingi din sila sa akin ng sorry. At bata lang sila. No, syempre, napagdaanan din natin yun. Kaya nga sabi ko, ayoko rin silang paluin. No, as long as kaya ko magtimpi, no, magtitimpi ako. Dahil nga kami lang lagi madalas sa bahay. Ang kanilang ama ay laging nasa trabaho, so ako laging madalas na nagbabantay sa kanila. At ayun, pag may hiling naman sila at kung kaya naman, is ibinibigay naman namin para naman hindi lang sila makulong sa apat na sulok ng aming bahay. So ayan, pinapasyal din namin sila. At kung ano yung kahilingan nila. Kaya lang, simple lang naman eh. So, simple lang naman ang kanilang mga gusto. Ayan, makapunta sa Jollibee. Ayan, sa paborito nilang mga palaruan. Ayan, ang makita at makausap, makasama ang kanilang mga kaibigan, pinsan, mga tita. Ayan, so, yun lang mga gusto nila. Makapagbakasyon sa probinsya. Yun yung madalas, ayan, at mailibre kahit minsan man lang ang kanilang mga kaibigan, especially sa mga birthday, ayan. So, kami kasi is napakasimple lang ang aming birthday celebration. So, ayun, naintindihan na nila yon, no? Konting may abot lang sa kanilang mga kaibigan is sobrang saya na nila. So, kung ano yung mga paborito nila, street foods, ayan, yun yung mga ibinibigay nila. At ang sarap na ng pakaramdam nila doon. At ganoon din ako dahil ayan, lumaki sila na hindi hangat kung ano man yung mga karangyaan, di ba? Kaya sabi ko sa kanila, lagi mag-ipon, magtipid. Para rin naman sa kanila yun. Ayan, so, kaya nga sabi ko, ang sente mo nga, no, hindi mabubuo ang piso kung walang 25 cents, no? So, madalas, pag nakakita sila ng 25 cents, pinupulot nila at ako ang naalala nila. Ayun, so, ganun talaga ang bonding ng mga magulang sa mga anak, no? Minsan man napapagalitan, no? Kaya lang at the end of the time, syempre, kailangan din natin silang kausapin, no? Tanungin kung saan sila nagkamali, kung anong dahilan ba't sila nagkamali, ayan. At kailangan babaan din natin minsan ang mga pride natin. So, tanggapin din natin ng ating mga pagkakamali, di ba? Para naman maging matawag na happy family. Yung bago kayo matulog is okay na, no, nagkaayos kayo, no, at makapag-good night to each other, makapagsabi ng I love you. Mga anak ko kasi bago kayo matulog, lagi yan sila nagsabi na I love you and then they always kiss, no, our forehead, diba? Agad ganun din kami. Oh, diba? Ganun lang kasaya at kasimple ang aming buhay, no? Tawag nito, hindi kailangan ng maraming mga kolorete or mga laruan na makukulay. Maraming mga pagkain na dapat pagsaluhan, no? Kung ano lang yung meron sa mesa, yun na yung pasasalamatan, diba? At kung afford naman, ayan, ipasyal natin sila, no? Spend time, no? Hindi naman pwede, hindi naman kailangan i-stay talaga natin sila sa bahay. So, ilabas-labas din natin sila, even just once in month, no? Once a month pala. Ayan, di ba? So, enjoy-enjoy lang ang ating buhay, no? Maramdaman at maiparamdam natin sa kanila yung tunay na pagmamahal ng mga magulang. O, diba? Hayaan natin sila kung paano nila express yung sarili nila sa ibang tao. No?
At alam din naman nila kung mali or tama yung kanilang nagawa. At sila rin mismo magsasabi na, "Mami, tama ba yung ginawa ko?" Afterwards, 'di ba? So, haya lang natin silang i-enjoy nila, no? Ang kanilang pagiging bata, ayan. So, ayan, lumanghap tayo ng mga sariwang hangin na nakakatulong din sa ating katawan. At yun ay isanay din natin na wag lang puro gadgets ang ipahawak natin sa ating mga anak, no? Ipasyal din natin sila sa mga sariwang hangin na medyo malapit lang din sa atin. Hindi na kailangan gumastos ng malaki. Ayun. So, makasave pa din tayo. Magbaon lang tayo ng tinapay, ayan. At palaman, no? Yun lang yung mga gusto ng anak ko. Mga anak ko, diba? Ayan. So, yun. Masaya na sila. Kontento na sila doon. Tapos may tubig. Hindi ko rin kasi sila sinasani madalas sa soft drinks kasi hindi rin maganda yon. So, ayun lang. Madalas is warm water. Ayun. At ayun lang. Hanggang dito na lang ang aking mga gustong sabihin at ipahiwatig at magbigay ng mga konting advice. Thank you, everyone!